Hello guys, magandang umaga. At nagbabalik po ang ating channel para sa ating isa pa namang DIY na ating gagawin ngayon. Dati ang problema natin dito sa Toyota Wigo ay yung itong windshield cone na to sa loob. Dito nag-iimpok yung mga dumi, mga alkabok, mga dahon na maliliit na pumapasok. Dati ay nalinis ko na ito at nung isang araw ay nilinis ko uli kasi marami na naman ako nakita na dumi. Ngayon, ang ginawa ko ay bumili ako sa online shop o Lazada o Shopee na rubber na protection dito sa medyo maliit na butas dito sa may arm ng wiper. Bali, ito ay nagkakahalaga lang ng 130 kung di ako nagkakamali. Malaking bagay ito kasi malalaking dahon na hindi na para pumasok pa dito sa butas na to. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya para yung maliliit na lang na particles ang makapasok. Ngayon ang isa kong problema, tapos na ako dito sa taas, ay yung dating dumi kung bakit hindi isa napupunta yung dumi, sorry. Hindi nababa masyado yung tubig. Kung lalagay ako ng tubig dito, 'di ba, may ano 'yan, kaul. Pinaka-drain niya, dapat bababa siya sa dito. Sa mismong ilalim. Ngayon nagtataka ako, bakit walang lumalabas dito na tubig? Ang lumalabas dito na sa banda rito, sa banda taas. Yan. Kaya ngayon, ang mag-DIY tayo, siguro nandito na mismo yung dumi niyan, yung mga alikabok, mga dahon na dati pang naka-stack dyan. Kasi itong aking Toyota Wigo ay magandang 9 years na ngayong Marso. Kaya ito ay sigurado yung sobrang dumi na. Ngayon guys, ay sabahan nyo ako upang tuklasin. At para maiwasan din natin ang pagkabulok na itong ating fender. Kasi kung maraming dumi ito, sigurado, mga ngalawang to. E kung dating ashpull pa to na na-impact dyan, di ba acid yon. So yung ating fender ay maaring masira. Tsaka yung ating under na bakan. Okay, samahan nyo ako guys ha. Ngayon, tanggal natin yung mga tornilyo. Una, slide natin to sa may windshield. Ito ay pinaluwagan ko na kanina para madali na nating tanggalin at hindi lang mababat yung video. Isang tornilyo dito na naka-hidden. Ayan. Pagkatapos, dito sa bandang sa may malapit sa battery, may tornilyo rin dito. Tapos may isang clamp. Yung clip. Tapos sa bandang dito sa may pinto sa gilid na may side mirror may isang tornilyo din dyan. Ito, napapansin nyo naluwagan ko na rin yan para madali na. Yan. Mga palang Wigo ko ay 2015. Alas kapares lang naman dito ng mga bagong modelo ngayon. Tapos may isang tornilyo dito sa ilalim. Nilagyan ko siya ng ilaw ha guys para makita nyo. Ito. Ayan. Ilugan ko na yan. Tapos yung mga clip. Kulang natin yung mga ilaw ha. Ayan, yung clip. Nilagyan ko lang yan. Ito rin. Kalas-kalas. Ayan. Mga clip dito, madali naman tanggalin yan. May flat screw lang kayo na maliit, matatanggal nyo na. Ayan. Tapos din nyo na kailangan tanggalin yung pinaka plastic sa ilalim. Ang gagawin nyo na lang ay bubukahin na lang ito para makita natin yung loob dito. Sarati natin ng konti. Andahan natin bukahin.
Kailangan iba ka to. Kasi yung pinaka-clip niya ay tumatama. Yan. Yun. So, ito na ilalim. Yan natin na. Yun. Pakapakadami dumi. Yan niya guys, oh. Putik. Oh. Naiipon lang yun dyan sa loob. Yan. Sinakuha natin dumi. May mga hayop na rin na inirahan sa loob. Katapos, meron ng mga dumi. Ayan. Dito, di makita yata sa camera. So, igigil natin na konti. Ayan o. Nakita niya, puro putik. Ayan, kaya hindi nakakababa yung tubig mismo. Ibig sabihin nito, barado na ang loob. And guys, kaya para ma-prevent natin ng mga lawang itong ating ano, yung ating kotse, yung ating fender o yung body, ugaliin natin i-check yung pinapatakan ng tubig kung ito ba ay sa ilalim or sa gilid na lang. Kung sa gilid, marami na siyang dumi talaga na naipon sa loob. As ito, nung part na to yung pinagbabahayan din ng daga. Kapag maraming dahon dyan, namamahay na. Sa ngayon na namamahay pa lang dito ay ang mamaliliit na maliliit na ano, parang bulate. Ayan. Daming dahon. So ang gagawin ko dito ay sprayan ko na lang ng tubig. Tapos i-wash out ko yung lahat ng dumi. So na-spray na natin. Eh nakikita niyo to, oh. Napagbahaya na, oh. Buod. Tapos may mga maliliit na parang anay. Yan. What if kung hindi nyo natanggal to o hindi ko napansin, diba? Sisira yan. Pukosye ng pangangalamong ng ating ano, sasakyan. Tapos sa gawin natin ay sisili natin. Sisili natin. So pumamaran na ito ay simple lang. Hindi ko na tinanggal yung pinaka-bumper. Parang binuka ko lang para madali na siya. Dito na rin tinanggal itong pinaka-plastic. So yun lang guys, tinuruan ko lang naman kayo kung paano ang madaling pagtanggal nito sa fender para matanggal lang yung dumi. Yun lang muna ngayon ang ating DIY. Sana may natutunan kayo at pakicheck na rin yung inyong Wigo kung ganito na rin para maiwasan natin yung pagkasira ng ating bakal o yung ating lata ng kotse. O hanggang sa muli ha. Salamat sa inyong panonood.